Yo, what's up mga kaleki? Magandang araw sa inyo. Noong January 1, 2020, pagpasok ng taon, ay nandito kami sa New York at papasukin natin ang Victoria's Secret. Ito yung isa sa pinakapaboritong shoppingan ng mga pasalubong ng mga seaman. So, ano nga bang meron dito sa Victoria's Secret? At bakit patok na patok ito sa mga Pinoy seaman? So pagkatapos namin mamasyal ng Statue of Liberty, pabunta na kami dito sa Victoria's Secret para mamili ng pasalubong. Nandito kami sa 34th Street, kanto ng 6th Avenue. Victoria, opo. Mabilis. Mamaya na yun. Sama tayo, dito na. Tatawid tayo. Tirahin na yung putlaker na yan. Ha? Martagal pa kami. Victoria yan, buong Victoria yan. Hoy. Bakit nandito na naman yung mga seaman? Nandito na naman. Wala lalabas dito, hindi kompleto ah. O, dito muna tayo. Sa totoo, pagod pa ako kasi 3 oras lang yung tulog ko at ang haba ng nilakad namin kagabi doon sa may Times Square. Doon kasi kami inabutan ng New Year. So na ako nag-celebrate ng New Year. Napakaswerte ng mukha naming mga seaman na nando doon. Siyempre, bihirang-bihirang mangyari na magkaroon kami ng chance na makapag-celebrate sa lupa. Mostly kasi ng mga seaman, nagsiselebrate lang ng New Year sa gitna ng karagatan all over the world. So, napaka-fortunate namin na nandito kami sa puerto at inabutan kami ng New Year dito. So, kinabukasan, konting tulog lang. Umuwi kami mga alas 4 madaling araw sa barko. Tapos, konting tulog lang, alas 8, alas 9, gumising na kami. Alas 10, dumiretso na kami sa Statue of Liberty. Kung hindi mo pa napanood yung vlog ko doon, panoorin mo rin. Tapos, matapos kami sa Statue of Liberty, mga alas 2, nakarating kami dito sa Manhattan at dumiretso kami sa Times Square. Naglibot-libot kami doon sa pinaka-Times Square, doon sa may 42nd, 43, 44th Street, sa may 6th Avenue, saka doon sa Broadway. So, hindi ko pa nagagawa yung vlog ko tungkol doon sa Times Square. Dito na muna tayo, mag-shopping na muna tayo sa Victoria's Secret. So, mag-aalas 7 na to ng gabi nung nandito kami. So, ibig sabihin, hindi lang yung katawan ko yung lobat, pati yung camera ko, yung GoPro ko ay lobat na. Nagamit ko na yung dalawang baterya, yung spare battery. At ngayon, cellphone na lang itong gamit ko para may pang-vlog ako. So, pagpasensyahan nyo na kung nakakahilo na naman yung aking video. Actually, kahit nga yung GoPro na gamit ko na may stabilization na, nakakahilo pa rin kasi wala naman akong gimbals. So, pasensya na dahil shaky to, dahil wala akong kahit na anong gadgets para mabawasan yung anti-shake nitong video. Anyway, papanoorin nyo naman pa rin naman to, alam ko. Kasi nung una ko naman talaga mga video, ganito lang naman. Doon nga lang sa loob ng barko, tapos shaky, nahilo na kayo, nagre-reklamo kayo, pero pinanood nyo pa rin. So, ito, kung type nyo panoorin, tuloy nyo na yung panonood nyo at iminom na lang kayo ng Bio-Jessico para paracetamol pag nahilo kayo mamaya. Yun yung reason, kung napanood mo yung isa kong vlog, bumili ako ng extra battery pa dun sa Best Buy pagdating namin ng Norfolk, Virginia. So anyway, tuloy tayo sa vlog. So para hindi kami mahirapan sa pagbitbit ng mga pinamili, namasyal na muna kami, nagpicture-picture, Instagram, post sa Facebook, tapos kumain sa McDonald's, namasyal, nagdikot-ikot. At minabuti na naming hulihin to, ihuli. So nakapasyal na kami, nakapamasyal na kami dun sa Times Square bago kami dito pumunta sa 34th Street. Kasi dito sa 33rd Street, dito rin yung sakayan ng train papunta dun, pauwi sa barko namin. So medyo experiensado na akong seaman, lalo na sa labasan. At alam ko na yung mga style ng mga marinong Pilipino. Ang mga seaman, pagdating sa shoppingan, kaya-gaya style lang yan. Tapos, siyempre, magkakaiba kayo ng interes, magkakaiba kayo ng gustong puntahan. Yung iba gusto pumunta sa Levi's, yung iba gusto mag-shopping sa Ross or sa Marshalls or sa Victoria's Secret. Yung iba gusto magpa-picture dun banda. So, during this time, marami kami. 8 kaming piraso at napakahirap niyan kung wala kayong teamwork or hindi kayo nagkakaisa. Lalo na dito sa New York dahil ang dami mong masyadong makikita, ang dami mong gustong puntahan. Yung iba gustong magkumain, yung iba ayaw naman kumain, gusto mo masyal, gusto magpa-picture. So, kailangan planado ang lahat. So, ako ang naging parang mastermind namin kasi alam ko, kapag hindi namin plinano, halimbawa,
Pagdating namin dito sa Manhattan, nakita namin yung Victoria's Secret at pinasok namin agad, namili na kagad kami. Marami na kaming bitbit, mabigat yung mga pabango at yung mga siman, hindi lang isa, dalawang piraso mamili yan, sampung piraso yan minimum. So, ang tendency nun, magkakatamada na. Tatamadin na yung ibang maglakad kasi puro lakad dito, marami ka ritong iikutan. So, since marami ka ng bitbit, magyayaya na yung umuwi since nakapamili na. So, bago pa man magkasasihan na yung iba, hindi nakapunta rito, hindi nakapasyal, gusto niya pumunta doon, may bibilin siya dito, hindi siya nakapunta, nagdesisyon kami at sinabi ko, ganito ang gagawin natin. Since kakagaling ko lang dito kagabi at kabisado namin yung mga tren or alam namin yung mga ikutan, sinabi ko sa kanila, ganito ang magandang gawin. Since sa 33rd Street tayo, sasakay ng tren pa uwi, galing kami ng Statue of Liberty, so sa may bandang, ibang train yung sinakyan namin. Bababa sana kami dito sa may 34th Street Herald Square. So sabi ko, imbis na dyan tayo bumaba, bumaba na lang tayo sa 42nd Street, yung sumunod na station. Kasi pagbaba namin ng 42nd Street, makakaikot na tayo sa Times Square. Sabi nila, saan ba yung Victoria's Secret? Kasi mamimili tayo. Yung Victoria's Secret, nandito yun sa 34 Herald Square. So, 34th Street. So, since 33rd tayo sasakay, mamaya na lang tayo dun bumili. Pabalik, maglalakad tayo from 42 pababa ng 34. So, saka tayo mamili. At least wala tayong bit. At sumang-ayon naman sila. Sabi ko, malaki yung Victoria's Secret dun. Actually, may Victoria's Secret dun sa Times Square area. Pero ito yung 34th Street. Ito talaga yung pinaka parang building ng Victoria's Secret. Andito, malaki dito yung Victoria's Secret. At napakadaming pagpipilian. Mananawa ang mga mata nyo. So, nagkasundo kami. Dumiretso kami ng Times Square. 42nd Street kami bumaba. At naglibot-libot kami dyan at dyan na rin kami kumain. So during this time, January 1 ng hapon, naka-open na siya sa public at hindi katulad kagabi, nung New Year countdown, ay sinarado nila karamihan ng kalsada dyan, banda sa gitna. So kumain kami sa McDonald's, sa pinaka-paboritong kainan ng mga siman. Kahit saan kami magpunta, laging ang pinipili lang ng karamihan, majority ng seaman, ay wala nang iba kundi McDonald's. Kung hindi McDonald's, Burger King. Tapos ang orderin yan, pare-parehas. Kung ano yung order ng isa, ganun lang din yung order ng isa para wala nang iisipin. So sa pag-shopping, ganun lang din yan. Bakit ba sumikat itong Victoria's Secret na to? Actually, in fairness, napakabango talaga ng Victoria's Secret. At matagal mawala yung amoy. So alam naman natin sa Pilipinas, doble na yung presyo pagdating ng produktong ito doon. Tapos limited edition lang. Hindi katulad dito sa Amerika, nagkaalat, napakadaming kung ano-anong, lagi may butik ng Victoria's Secret. Tapos madami talagang pagpipilian. So sa Pilipinas, konti lang yung choices, tapos syempre local lang. Local meaning, syempre sa Pilipinas mo na binili. So yung effect nun, yung effect nun sa utak ng tao na bumili ay dito mo lang sa Pilipinas binili. Iba kasi pag galing ng States o dito sa mismong sa Amerika, imported ang dating, lalo na dito namin bibili sa New York. Sa mismong Victoria's Secret, sa 34th Street. Pag tinanong mo yung mga tao, saan may Victoria's Secret? Sasabihin sa'yo, 34th Street. Yun lang ang laging sagot nila. So bukod sa sobrang bango niya o matagal mawala yung amoy, laging may sale itong Victoria's Secret. Mas mura dito compared sa Pilipinas. So may buy one take one or buy two take one. So laging may promo. So paborito itong pasalubong ng mga Pilipino seaman. Actually kahit hindi Pilipino seaman, yung ibang mga lahi, Victoria's Secret din yung hinahanap nila eh. Basta mga seaman, ito yung target. Since may chance kaming makapunta ng Amerika, yan ang number one. Nasa top list namin yan na pinupuntahan. Hindi pwedeng hindi dyan dadaan. Yung asawa namin, yung nanay namin na babae, kapatid na babae, o sino pa mga kamag-anak namin na babae na gusto namin pagbigyan. Halos ito yung ipinapasalubong namin. Kasi mabango siya talaga at nakakagana. Pampagana tong Victoria's Secret na to eh. Bukod sa pabango, may mga panty rin, mga kung ano-anong bra, mga underwears na binibili ng mga seaman para sa kani-kanilang mga asawa. So siyempre, nakakahiya minsan mga lalaki, tas magtitingin ng panty, magtitingin ng bra. So mamimili sila doon, halo kaya nila yung iba't ibang bulaklakin na underwear. So ang tendency niyan, bago magkaroon ng lakas ng loob yung isang seaman para mamili doon sa mga bundok ng panty, ay
magtatawag yan ng kasama. Tara, punta tayo doon. Samahan nyo ako. Bili tayo ng panty para sa mga misis natin. So, kumpul-kumpul yan. Pulutong yan pag umatake doon sa may bandang panty or underwear section. Kahit pa nahihiya kapag may kasama na yan, lalakas na yung loob niyan at magiging natural na lang na nagtitingin sila ng mga panty. Kanya-kanyang pili yan, kanya-kanyang halukay, tanong anong size ba to, anong size ng bra kapag ganito. So ito, pakinggan nyo kung paano mamili yung mga Pilipino seaman ng mga underwear dito sa Victoria's Secret. Susuot nyo ba yan? Para sa mahal naming mga asawa at mga syota. Bakit mura kami lang kung mahal? Kami mga tunay na seaman. Bakit? Yung iniisip yung asawa. Iniisip yung asawa. Sa brief, hindi tayo pumupunta. Siyempre, tapos nandito tayo sa mga panty. Yung brief, butas-butas na. Pero sa kanila, bago Victoria's Secret pa. Selfie love. Sige lang kayo pili ng mga panty ha. Ay, binibili ito. Siyempre. Para sa asawa tayo. Para sa sambayanan. Hindi sabi. Para sa sambayanan yan eh. Diba? Kayo lang yung lalaki dito. Wala nga ang babae nagtitingin ng panty. Tapos... Siyempre, ganun kami kamahal. Ganun kamahal. Tapos 5-4-28. Kinakantsawan ko na sila pero determinado talaga silang bumili. Tama yan. Pinipilian pa talaga ng kulay. Papanoorin natin kung paano kayo pamili ng panty. Bakit bulaklaking panty yung gusto mo? Kasi para girly siya. Girly na girly. Kung hindi panty, pabango. Siyempre. Hey guys, this is only a display, ha? Huh? If you check, put down. It back here. Ibig sabihin dito sa mga mahal, hindi natin tinitignan. 3 for $125. Doon tayo tumitingin sa mga $5. Hindi natin tinitignan sa mga mahal. Tinesting mo na naman yan, ha? Para... Malilito yung amoy mo yan. Iba-iba na to. Hindi ko na inamoy, binili ko lang lahat. Tapos... Bahala na silang mag-amoy. Kung gusto nila, edi wag. Basta may pasalubong ka. Bahala sila sa buhay nila. This is the drawer. See? How I know we have... This is only display. Okay. At yun na nga ang ending. Ang dami namin na naman nabili. Kanya-kanya kaming bili. Ako hindi ko na inaamoy yung mga pagpapango para daw ketchup. Nilalagay ko lang sa bag. At pumunta na ako ng cashier. Binayadan ko na. At dahil nga hindi ko na inamoy, hindi ko na tinignan, nakita nyo may dalawa akong nabitbit na lotion na tester na pasama dun sa mga... Nung babayaran ko na natatawa yung cashier dito na ito daw ay tester, bakit ko daw dinala. So, mandalian lang, hindi na ako namili, hindi ko rin naman alam yung amoy, hindi rin naman ako yung magsusuot niyan. Kaya okay lang, kahit ano na lang, piliin natin. Kumbaga sa dami naman ng pagpipilian mo, inassorted ko na lang para lang marami silang pagpilian din yung papasalubukan ko. So tuwa na naman yung mga misis ng seaman nito kasi sa kanila na naman napunta yung mga pasalubong namin. Isipin mo, isang oras mahigit kami dito para lang mamili ng mga pabango, panty at bag. Itong bag na binili ko, kulay pulang Victoria's Secret. Pag uwi namin sa train, nakatingin sa amin lahat ng mga babae doon sa train, sa subway. Tinititigan nilang mabuti yung bag na binili ko kasi naputol yung paper bag ko at dyan ko nilagay yung iba ko mga gamit. At nakatitig silang lahat, parang napakagandang lalaki ko dahil may bitbit ako na bag na kulay pula na kumikinang-kinang sa kanilang mga paningin. So paano mga kaleki, hanggang dito na lang ang video natin. Naway nag-enjoy ka sa pagsha-shopping natin sa Victoria's Secret at sana kahit nahilo ka ay nagustuhan mo pa rin ang video to. Kung nagustuhan mo, huwag mong kalimutang mag-like, mag-comment at mag-subscribe ka na rin kung hindi ka pa nakasubscribe. At isa-shoutout ko lang yung isa ko pang avid subscriber. Recently ko lang nalaman na natuklasan niya na tong channel ko. Yung tita ko, si Tita Janet, shoutout sa'yo. Sana wag mong ipagkalat na ako si Kalegi. So nakita niya naman kahit sa mga kamag-anak ko, hindi ko pinapaalam na ako si Kalegi. Hindi pa ako ready mag-face reveal. Actually, kahit dito sa mga kasama kong seaman sa barko, hindi rin nila alam. Wala silang ideya na si Kalegi ay isang vlogger na kasama nila sa barko or katrabaho nila. Ang alam lang nila, nagtitrip-trip lang ako nagbibidyo-video. So anyway, darating ang panahon na mag-face reveal tayo. Pero sa ngayon, relax lang muna kayo. Mag-face reveal din ako sa tamang panahon. So paano mga kaleki, maraming salamat sa panonood at hanggang sa muli, paalam!